Magandang umaga sa lahat ng ating mga kaibigan, lalong-lalo na sa mga subscriber ko at sa mga followers. Magandang umaga po sa lahat. Ayon po ay Thursday. At pasensya na po kayo at hindi po ako nakapag upload ng mga halaman o herbal kasi may marami pa po kasi tayong ginagawa. Nang una po sa lahat, papasalamatan po natin ang ating buhay na Panginoon dahil may buhay pa tayo at makapagpatuloy pa tayo sa ating mga gawain sa buhay. At ngayon po ay may ipapakita na rin po ako sa inyo yung karagdagan po na herbal na makakatulong po sa ating kalusugan o sa ating katawan sa tuwing tayo ay may karamdaman na ating dala-dala sa buhay natin. Sa panahon ngayon, hindi po may iwasan na may panahon na hindi maganda yung takbo ng buhay natin. At sa madaling salita, may inda tayo noon na masama sa ating katawan. Kaya po lalong-lalo na po ngayon kasi malamig ang natin panahon dito sa amin ngayon, tag-ulan na po. Kasi ito ngayon talaga yung panahon ng malamig dito sa amin. So kailangan nating malaman kung kailangan nating ng karagdagang kaalaman ng mga bagay na makakatulong po sa ating katawan. Na minsan ay akala natin na kailangan na natin ng doktor, kailangan na natin ng hospital para tayo magamot, makapagpagamot tayo. So, minsan sa ating buhay ay kailangan natin na manaliksik kung ano po ang mga halaman na pwedeng makakatulong po sa ating katawan, sa ating buong katawan. Kaya hanapin natin yun. Hindi po sa akin familiar yung yung pangalan niya, pero ito po ay ginagawa dati ng aking mga magulang nung sila ay buhay pa. At paalala lang po, yung mga herbal na pinapakita ko sa inyo, lang po yun, yung makakatulong lang po sa ating katawan. Pero pag di na natin kaya, so naman tayo, may hospital, may mga doktor tayo na pwedeng lapitan. Lang po ito, kung baga sa first aid lang po ito. So hanapin natin 'yun kung saan 'yun nailagay ng aking mother. Yan. Kasi minsan kasi hindi natin alam na nasa paligid lang po natin yung mga gamot na makakatulong sa atin. Saan nga ba yun? Ayun. Dito ko yung nakita nung nakaraang araw. Pero wala dito ata.
Ito na pala. Yun. Ito po. Ano po sa aking kaalaman, sa pagkakaalam ko po ay itong parang bulaklak ito. Nasa ano, dyan itinanim ng aking ina. Ito po, sa pagkakaalam ko po, ito po ay mabisa sa mga taong matatawag sa Tagalog, yung mga panuhot. Yung parang yung katawan mo masakit kasi hindi maganda yung daloy ng ating mga yung dugo sa ating mga katawan. Ito po, kumuha lang po tayo ng isang dahon. Yung sa Bisaya, ano tawag nun? Yung kanang mga panuhot sa kalawasan tungod sa kabugnaw, tungod kay nata sa trabaho o niya mahanginan. So ingonana. So mukuha lang taog kanang dahon. Bisan pila gusto nimo halubon, idangdang sa kalayo, tapos ihampol sa sa dapit sa atong mga kalawasan, ilabi sa atong likod, no, sa atong bisan sa sakit sa tiyan, kanang hanginan imong tiyan. So pwede pud ni kuan nga tambal kini nga bulak. Ang tawag gitawag man ni sa amo naka dumdum ko nga ang tawag ani abud ang tawag ani sa so, tambal ni siya, herbal ni siya. Napa pasensya na po kayo kasi dako magaling magtagalog. Subukan ko lang po. So yung may panahon na yung sa ating katawan na nafe-feel natin na masakit kasi na giginawan tayo dahil sa malamig na panahon. So, makaka-apekto talaga yan sa ating katawan, no? Masakit. Makakaranas tayo ng mga masasakit, hapdi sa ating katawan dahil sa lambing ng panahon, o di kaya galing sa tayo sa trabaho, napapagod tayo at di maiwasan na nababasa yung ating katawan, kaya minsan masakit. Ito lang po ang hanapin nyo, baka may po kayo sa paligid nyo, kumuha lang po kayo ng tatlong dahon o depende sa inyo kung ilan ang gusto niyo. Kumuha lang kayo ng dahon at yung parang yan sa apoy, at pag medyo mainit na, ihampol or lang po sa atin, itapat lang po sa ating mga katawan kung saan banda yung may sakit. Iwan ko lang po kung anong Tagalog sa panuhot. Basta sa amin sa Bisaya, panuhot yun. Kaya ito lang po ang gawin natin, hanapin natin. At sana po sa aking pinapakita sa inyo ay karagdagang pong kaalaman tungkol sa ating katawan o sa mga herbal o sa mga tanim na nasa paligid lang natin na hindi natin na alam na nakakatulong pala sa atin. Kaya po maraming salamat at mabuhay po tayong lahat. Huwag natin kalimutan.
tumawag palagi sa ating Panginoon, dahil siya lang ang may alam at siya lang ang makakatulong po sa atin. Kahit may herbal, pag wala yung panalangin natin, di po yun kagaling, kasi nasa ang kagalingan po natin ay nasa Panginoon lang po, kasi siya ang may bigay sa atin na buhay, siya po ang ating lakas, siya ang ating kapangyarihan. Kaya huwag tayong bibitaw, sa lahat ng oras ay manalig po tayo sa kanya. Tandaan po natin, sabi ni sino ba yun nagsasabi na ang buhay ay wither lang. Ibig sabihin po na minsan darating sa ating buhay na may sakit tayo, minsan wala, yun lang ang buhay natin. Kaya always trust sa ating Panginoon. Buhay po. Once again, may the Lord God bless us.